Hello guys! Welcome to my channel. Kakanta ka talaga? Panagutan mo yan ah. Okay, so ngayon, may kakatayin tayo. Panoorin nyo nang malaman ninyo kung alin ang kakatayin namin. Yan! Yung baboy na yan! Makakatay na yan! Sa aking channel. So, sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-iipon. Kasi, ayan, si Pastor, nagbibilang siya ngayon ng mga inipon namin mula noong January. Kasi guys, nung nag-birthday ako, noong January, binasag ko yung alkansya ko. Kasi, pinag-ipunan ko talaga yung birthday ko. Okay. Bakit kailangan nating mag-ipon? Kung gusto mo na may magastos ka, syempre kailangan marunong kang mag-ipon. Kahit na bariya-bariya lang 'yan, kapag ka pag araw-araw or kapag tuloy-tuloy na hinuhulugan mo, ay makakaipon at makakaipon ka ng marami. Noong January, noong birthday ko, nakaipon ako ng 1,000 plus. O, nung ginawa namin, o, di, yun yung pinabili namin ng pansit, tapos ng mga ingredients, o, di, na-share pa namin sa iba. Magsishare ako ng mga pictures ko nung nakaraang birthday ko. Ngayon naman, bakit namin binuksan ang aming alkansya? Dalawang alkansya yan eh. Yung una, yung baboy, yung piggy bank namin, puro piso ang nilagay namin doon. Tapos yung isa naman, puro 5 pesos at saka 10 pesos. Magbubukas na kami ng alkansya guys kasi magbo-birthday na si Pastor bukas! Yehey! Ang asawa ko po ay isang candidate pastor sa United Methodist Church. Kaya pag po kayong magtaka kung ang tawag ko sa kanya ay pastor. So, magbo-birthday na po siya bukas. Kaya buksan na namin at binibilang niya ngayon kasalukuyan kung magkano ang aming naipon mula noong January, February, March, April, May, June, o sabihin na natin 5 months. Hindi naman kasi kami araw-araw naglalagay. Halimbawa, ang prinsipyo ko, ganito, tip ko lang sa inyo, para kasi hindi ko alam, naging nakasanayan ko ng pag-iipon. Napakita ko sa inyo yung mga bags ko guys. Ayan. Ko. Ang prinsipyo ko, ganito ginagawa ko. Every time na magpapalit ako ng bag, yung bariya na naiwan doon, hindi na pwedeng ibalik sa wallet. Kailangan ihuhulog na kay piggy bank. Ganun laging ginagawa ko. Every time na may bariya, halimbawa, lalabas ako, may pupuntahan, tapos may naiwang bariya sa
sa bag ko, yung barya na nandoon, hindi ko na pwedeng ibalik sa wallet. Yun yung unang-una kong prinsipyo. Bakit ako nakaipon? Tapos, ilalagay ko na agad siya kay piggy bank. Pangalawa, pag nagsasahod ako, di ba, meron tayong sobre, yung lalagyan na natin ng sahod. Yung barya na nandoon, guys, hindi ko na po yun nilalagay sa wallet ko. Halimbawa, may barya doon na 15 pesos. O, halimbawa, nakapagsahod ka tapos may 15 pesos na butal na barya. Yung barya na yun, tuloy-tuloy na agad na nilalagay ko kay piggy bank. Kasi kung gusto mong mag-ipon, huwag mong pagdamutan yung sarili mo. Hulugan mo talaga. Hindi yung mag-iipon ka tapos ayaw mo namang ihulog. O, paano ka makakaipon doon? Tapos, guys, hindi lang naman tuwing birthday or tuwing merong okasyon. Pagka, halimbawa kami, o di, syempre, meron akong baby sa aking sinapupunan. Meron din kaming alkansya para sa kanya. So, pwede naming ibili ng mga gamit niya, ganyan. Or, kapag kailangan kami, pwede naming buksan na yung alkansya. Marami kaming alkansya ni Pastor. Ako nung dalaga ako, mahilig na talaga akong mag-ipon. Kaya hanggang ngayon, meron na akong asawa, tapos siguro hanggang sa magkaanak ako, maituturo ko ito sa mga magiging anak ko. Kasi parang lifestyle na siya. Eh, naging lifestyle na siya. So, kung gusto mo na meron kang padukot kapag ikaw ay nangailangan, ikaw ay mag-ipon. Yeah. So, hintayin lang natin si Pastor matapos sa kanyang pagbibilang. Madami-dami pa yun. Tapos, ibibili natin yan bukas. Kasi, happy birthday, Pastor! Birthday na niya. Hindi ko alam gagawin ko paano magsusurprise sa kanya. Tada! By the way, sa mga nagtatanong, mas matanda po ako kay Pastor ng 2 years. Ako po ay nag-27 na noong January. Tapos si Pastor naman ay magto-25 pa lang po bukas. So, baby face talaga siya. Kaya nasanay na ako. Oo, bata talaga yan. Pero, sige. Guys, hulaan ninyo kung magkano po yung naipon namin. I-comment ninyo. Tapos, may free watch kayo sa akin kapag nahulaan ninyo. Or kung sino yung pinaka malapit ang kanyang hula. Okay, bye!